sabi sa awit 118, isa, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pagkat pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Wala kang katulad, Panginoon, kaya marapat na ikaw ay aming papurihan. Wala kang katulad, ikaw ay nag-iisa, aming Ama. Nawawala lang
Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay nga, Diyos, na ikaw ay tapat, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Thank you.
Sabahin yung Panginoon sa oras na ito. Tunay nga, O Diyos, napakasarap na magpuri, napakasarap pong sumamba sa iyong presensya, Amang aming ang banal na makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulay hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa hanggat ako ay nabuhay.
kabutihan mo buhay, buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Church, sinasabi sa John 4:23 na ito yung panahon na dapat purihin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagkukulang. At naniniwala po ako na sa oras na ito, sa panahong ito, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy mong mararanasan. Ang kabutihan ng Diyos ay mananatili at lagi nating kasama sa ating buhay. Sa oras na ito, ito yung ating pagkakatahon na atin siyang purihin sa espiritu at katotohanan. O Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay di nagbabago. Ang iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan sa aming buhay, Lord. At sa panahong ito, Panginoon, na kami ay sasamba, kami ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng awit na ito, ay aming idinadeklara ang iyong kabutihan. Pwede ba nating ulitin yung linyang iyon? Sa iyong kabutihan, Panginoon, kami ay sasamba. Yes, Lord. Oh God. Panginoon, tunay nga na napakasarap sumamba sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, aming binubuksan ang aming mga puso at hinahayaan ka namin, Panginoon, na muli kang mangusap sa aming buhay, Panginoon. Salamat na kami ay malayang nakasasamba, malaya kaming nakakaawit, at malaya naming nasasambit na ikaw ay mabuti sa aming buhay. At sa oras na ito, aming ipinapanalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Magandang hapon po sa ating lahat. Amen! Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito? Woo! Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay narito at
At kami po ay sinasamahan na sumasamba sa Panginoon. Isa pong pribilehyo na kami ay manguna sa hapong ito para po kayo ay paglingkuran. So, kung kayo po ay nasa inyong tahanan at meron po kayong kasama dyan, kasama nyo po inyong mga kapatid o inyong asawa at inyong mga anak. So, ito po inyong pagkakataon na sila po inyong yakapin at halikan. At i-welcome po natin yung bawat isa sa atin para po sa pagsisimula ng ating service sa hapon na to. Amen, amen, and amen. Praise God. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At kami po ay nagagalak na kayo po ay aming kasama sa aming Tagalog service ngayong hapon. So, kayo po ay unang dumalo sa aming service. So, ako po si Brother Melvin Maglinas, and in behalf of my pastors, Pastor Etz and Pastora Mara, so kinagagalak po namin na kayo po ay nandito ngayon at handa pong makinig ng kanyang mga salita. Ako po ay excited na maghatid ng salita ng Panginoon sa hapong ito sapagkat nakikita ko po na sa loob ng ilang linggo na ating pinag-uusapan yung binhi at pagbibigay sa Panginoon at paghahanda ng ating puso. So naniniwala po ako na sa hapon na to, meron pong gagawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa akong kayo po ay narito na, samahan niyo po ako sa Genesis chapter 26 verse 1 to 13. So basahin po natin. Actually, itong verse na to, itong story na to, very familiar po sa atin. Kasi kung matatandaan nyo po, in one of the preaching of our pastors, ni Pastor Etz, binanggit nyo po to, itong verses na to. And then, when I'm praying to God, itong linggo na to, ito yung nilalagay niya sa heart ko. So sabi ko, sige God, I will follow you. Because naniniwala ako na mas importante yung mensahe ng Panginoon. Okay. So, simulan po natin. Genesis chapter 26, verse 1 to 13. Sabi po dito, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. And then, verse 2, nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Verse 3, ito, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Verse 4, pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginawa ko sa iyong lahi. Verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Verse 8, hindi pa sila nagtagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech, sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Pinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon. Hindi ba? Bakit ang sabi mo yung kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sasabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Bakit mo ito ginawa sa amin? Wika ni Abimelech. Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, inilagay mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sino mang umapi sa mag-asawang ito. Verse 12, nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makaisandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. At verse 13, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Amen. So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito na kami ay naniniwala na ikaw ay aming kasama. Ang banal na Espiritu ay aming kasama. Patuloy kang mangusap sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na
na maging buhay na rema sa aming mga puso, Panginoon. And salamat na sa oras na to, patuloy na maitataas ang pangalan ni Jesus, Panginoon, sa aming mga tahanan at kung saan man kami naroroon. In Jesus' name we pray, amen, amen, and amen. So, kung naghahanap po kayo ng title, ito po yung title natin sa hapon na to, Makita, Manatili, at Magtanim. So, yan po yung pag-uusapan natin. Makita, Manatili, at Magtanim. So, isa-isahin po natin yung mga verses. Kasi, nung pinag-aralan ko po itong mga verses na ito, talagang sabi ko, wow, grabe ang salita ng Panginoon eh. Ang salita ng Panginoon, parang pagkain. So, kung favorite mo yung isang pagkain, no, like halimbawa, nagluluto ka ng sinigang, may iba-ibang paraan para magluto ng sinigang. But para sa akin, yung pinakamasarap na sinigang, yung may patis. Okay, sa akin lang po yun. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, the more natin siyang pinag-aaralan, the more natin siyang binabasa, the more mo siyang naririnig, lalo-lalo siyang tumatatak sa puso mo. So sa hapon na to, sabi nito, tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. So, pause muna tayo sa verse 1. Kasi sabi dito, tulad ng nangyari nung panahon ni Abraham. Ibig sabihin, yung pangyayari dito, nangyari na noon. Yung pagsubok na nararanasan ngayon ni Isaac ay nangyari na kay Abraham. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung nararanasan mo ngayon. Pero naniniwala ako na hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, kung ano man yung nararanasan mo ngayon, ay naranasan na rin yan noon ng mga unang tao, ng mga unang Kristiyano. Ang sabi po sa unang Korinto, G-13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So malinaw na malinaw sa verse na walang pagsubok na dumating sa ating buhay na hindi naranasan ng lahat ng tao. So kahit na ano pa'y nararanasan mo ngayon na pagsubok, kung ikaw ngayon ay nandyan sa tahanan mo at nag-iisip ka, Lord, kailangan ko ng breakthrough sa buhay ko. Lord, kailangan kitang maranasan sa buhay ko. Lord, bakit wala akong kaibigan? Lord, bakit kaya walang dumarating na provision? I tell you, right now, sasamahan ka ng Diyos. Ang sabi sa verse, tapat ang Diyos. Tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Malinaw na malinaw po ang sinasabi dito. Ibig sabihin, kung ang tapat ang Diyos, sasamahan ka niya. All the way sa iyo ang Diyos. At hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So wag po nating i-misinterpret yung verse. Kasi minsan iisip natin, si Lord yung nagbibigay sa akin ng problema. Si Lord yung nagbibigay ng salot. Si Lord yung nagbibigay ng pandemic. Si Lord yung nagbibigay ng mga nangyayari na ito na negatibo sa buhay ko. Hindi po. John 10:10, malinaw po ang sabi noon na ang kaaway ay dumating upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ang Diyos po ay hindi magnanakaw. Never kang nanakawan ng Diyos. Never niyang wawasakin ang tahanan mo. At sa oras na ito, sinasabi ko sa iyo na kapag may pagsubok na dumadating sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So sa unang verse pa lang, ang dami ng sinasabi ni God. Ang sabi dito, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. So dahil nga may tagutom, si Isaac, naglakbay siya at nakarating siya sa Gerar. So yung Gerar, ito yun, yung Gerar, sinerch ko kung ano ibig sabihin. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Gerar sa Hebrew? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo malaman? Okay, thank you. Ang ibig sabihin niyan ay lodging place or a temporary place to stay. Imagine ninyo, nagpunta siya sa Gerar. Temporal lang yung place na yung para sa kanya. Kasi may promise si Lord sa buhay niya. I tell you right now sa buhay mo, temporary lang yan. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, temporary lang to. Kung ano yung may nararanasan ko ngayon, Lord God, lahat ng to ay malalagpasan ko.
Imagine, no? Very temporary lang pala yung Gerard. Ibig sabihin, hindi yun yung promise ni Lord kay Isaac. At I tell you right now, kung ano man yung sitwasyon ng buhay mo, hindi pa yan, kapatid. Hindi pa yan ang promise sa'yo ni Lord. Higit pa sa nasa isip mo. Higit pa sa nasa puso mo. Alam mo, dito ako na-excite eh. Kasi, ang laki na ng dreams natin. Ang laki na ng desire natin. Ang laki ng pinagpe-pray natin. Pero I tell you, yung pinaglilikuran mang Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng bagay. Imagine that. Imagine that, no? So, sabi dito in verse 2. Ito na. Sa verse 2 tayo. Dito yung unang point natin, yung word na makita. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. So yung una nating word dito is word na makita. Imagine ninyo story ah. Bakit nagpakita ang Diyos kay Isaac? At bakit siya sinabihan na huwag kang pumunta sa Ehipto? Kasi alam ng Diyos kung ano yung gagawin mo. Alam ng Diyos na si Isaac pupunta siya ng Egypt. Can you relate? In the middle of this pandemic, ano yung nasa isip mo? Ah, nako, hindi na safe dito sa Metro Manila. I think pupunta na ako sa ibang bansa. Hindi na safe dito sa lugar namin. Lilipat na ako. Pero ang sabi sa akin ng Diyos, huwag kang pumunta dyan. Huwag kang pumunta ng Egypt. At yung Egypt, nagsisimbolize siya. Ang Egypt, this time, sila yung pinakamakapangyarihang nasyon. Pinakamakapangyarihang bansa. So ano yung sinasabi dito ng Diyos? Huwag kang mag-rely sa nakikita mo. Kailangan makita mo ang Diyos. Very important right now, makita mo siya. Isipin mo ngayon, Lord, nakikita ba kita? May pinakikita ba sa'yo ang Diyos? Kasi very important yan yung nakikita mo. I tell you, what you see will determine how far you can go with God and how far you can go in your life. So yung vision natin, kapatid, kailangan nakikita natin siya. At kung hindi mo siya nakikita ngayon, start praying, Lord, gusto kitang makita. Kasi gustong-gusto ng Diyos na makita mo siya. Yun yung desire niya na makita. Makita natin siya, makita natin yung way niya. Alam niyo, meron akong konting kwento, kung okay lang sa inyo. Okay. Ah. Kwento ko ba? 2018, I think 2018, no? Ako tsaka yung wife ko, wala pa si Step, no? There were times na parang we felt na it's time for us to move. Ibig sabihin, sabi ko, sabi namin ni Gina, nag-uusap kami. Alam to niya, Pastor. Hi, Pastor. sabi ko, parang it's time na for us to transfer. Kasi that time we live in Bacoor. So parang sabi ko, siguro time na natin para mag-Bacoor tayo. But how many of you believe na minsan nagdi-decision lang tayo because yung emotion natin dinadala tayo doon? Kasi yung emotion natin masyadong mataas eh. So feeling natin, eto na yun. So that time, ang lakas ng loob namin, kaming dalawang mag-asawa, pumunta kami kina Pastor sa office nila. Hindi ko makakalimutan yun. And we said to them, to both of them, kay Pastor S. siya kay Pastora Mara na, Pastor, I think eto na yung time na we're leaving the church. Alam nyo, yung reaction nila, I really, really like yung naging reaction nila. Na parang, ha? Why? Kasi Pastor, parang we felt na ito yung direction sa amin ni God. Na ito na yung sinasabi niya sa amin. Naalala ko yung sinabi nun ni Pastora Mara, no! That's, alam nyo kung ilang oras kami nag-usap? 2 oras sa office nila. 2 hours. And you know what? We are so happy na we didn't leave. Because I realize right now, Lord, paano kung umalis kami? Lumipat kami ng church, wala na kami dito sa North Metro. Man, sabi ko, ang dami kong mamimiss. Ang dami na yung mamimiss as a family. I tell you right now, minsan iniisip natin yung lugar, yun yung will sa atin ni God. I tell you, yung sinasabi dito, yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, you need to follow kung ano yung instruction sa'yo ng Panginoon. Kung saan kanya gusto magstay. Kasi
Yun yung pinaka-importante sa buhay natin. Mag-stay tayo kung ano yung kalooban sa atin ng Panginoon. So kapag sinabi sa'yo ng Diyos na huwag kang pumunta dyan, huwag kang pumunta dyan. Pag sinabi sa'yo ng Diyos na huwag siya, huwag siya. Kahit masakit. Why? Because hindi ka dadalhin ni Lord sa kapahamakan. Hindi ka dadalhin ni Lord sa isang lugar na mapapahamak ka. Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing. Ituturo ko sa iyo. At hayaan mo na buksan ng Panginoon yung iyong mata. Sabi po sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Gusto ko to sa Tagalog eh. Ang ganda ng version niya. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot. Ulit-ulit. Ilibing mo na sa limot. At huwag nang alalahanin pa. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung bagay na dapat ilibing mo na sa limot. Pero I tell you right now, kung meron kang panghukay, gamitin mo. At ilagay mo sa pinakamalalim na hukayan yan. Limutin mo na, kapatid. Kung yan ay pasin at hanggang ngayon pinahihirapan ka pa, I tell you, you are redeemed by the blood of Jesus. Ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. At kung yan ay past experiences, kalimutan mo na. Whew. Sabi dito, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Gusto ko yun. Kasi ang dami nating inaalala. Alam mo yun, may instruction sa'yo si God. At isipin mo na, Lord, 5 years ago, kasi nagkamali ako, Lord, kasi ginawa ko yan eh. Kasi ginawa ko to, Lord eh. Kasi ginawa ko yan eh. I tell you, huwag mong alalahanin yun. Focus ka kung ano yung instruction sa'yo ng Panginoon. Ang mga nangyari noong unang panahon, masdan mo, sabi ng Diyos. Ito na, open your eyes. Masdan mo siya. Masdan mo ang Diyos. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Gagawa siya ng isang bagong bagay. Sa gitna ng pandemyang ito, hindi ako naniniwala na walang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ako naniniwala na ang will ni God ay nag-stop na sa'yo. So don't be stuck. Huwag mo hayaan na ma-stuck ka kung nasaan ka ngayon. And if you're a volunteer of the church, ito yung time para mag-volunteer ka. Ito yung time para ikaw ay tumulong sa church. Ito yung time para magbigay ka. Ito yung time na dapat itodo mo na. Pwede mo ba sabihin, Lord, itutodo ko na to. Woo! Itodo mo na, kapatid. Woo! Sabi dito, gagawa siya ng bagong bagay at ito'y nagaganap na. And I like the question. Hindi mo ba nakikita? Woo! Hindi mo ba nakikita, kapatid, na may ginagawa ang Diyos sa pamilya mo? Hindi mo ba nakikita na sa oras na to, gumagaling ka sa sakit at karamdaman mo? Hindi mo ba nakikita, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto? Isipin mo yun na, daanan sa gitna ng disyerto. Ikaw lang, isipin mo, disyerto, gagawa ng daanan ng Diyos. Parang, wow! Di ba, Lord, ikaw na talaga yan. Kasi disyerto na yung pinag-uusapan. At magkakaroon ng ilog sa lugar na to. I tell you right now, kapag binuksan natin yung ating mga mata at pinakinggan natin yung boses ng Diyos, ang sasabihin sa'yo ng Diyos, alam mo yung sasabihin sa'yo ng Diyos? Sa Bisaya, padayon. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Pwede mo bang sabihin niya sa kasama mo sa bahay, magpatuloy ka. Kung nakikita mo na nadi-discourage na siya, sabi mo, magpatuloy ka. Kung nakikita mo na nadi-discourage siya sa oras at noon, sabi niya, walang trabahong dumadating sa akin, sabi mo, magpatuloy ka. Maghanap ka dahil ang Diyos ay nakikita ang iyong sitwasyon sa buhay mo. Alam mo po ba walang perfecto? Merong perfecto, pero yung name lang yon. Pero walang perfecto. I tell you, kung ano yung perfecto, yung will sa'yo ng buhay mo. So, hanapin mo ang will sa'yo ni God. Huwag kang maghanap ng mga place. Hanapin mo kung saan ka nilalagay ng Panginoon. Hanapin mo yung presensya niya. Sabi dito, in verse 3, verse 3 pa lang po tayo, ha? Verse 3, okay. Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito
tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Eto na naman tayo, ang ganda ng words. Dito ka muna. Ang linaw, sinabi sa iyo ng Diyos, dito ka muna. Pero ang sabi mo, Lord, ayoko na. Uulitin sa iyo uli ng Diyos, dito ka muna. 2 years ago, yun yung sinabi sa akin ng Diyos, diyan ka lang. Diyan kita tinatawag. Sabi sa akin ni Pastor that time, dito ka tinatawag ng Diyos, dito ka pinaplant ng Diyos, huwag kang gumalaw. Kapatid, sa oras na to, I don't care kung may pandemic. I don't care kung may mga pagsubok tayo sa buhay. I don't care kung may mga pagkukulang tayo na nangyayari sa buhay natin. Pero I tell you, as long na kasama mo ang Diyos at sinasabi sa iyo ng Diyos na, dito ka muna, manatili ka, ang grasya ng Diyos ay lagi kang sasamahan. Gusto mo yun? Yung grasya ng Diyos, lagi kang sasamahan? Yung unmerited favor? Grabe yun. Imagine mo, hindi mo ihilingin pero ibibigay sa iyo ng Diyos. Imaginin mo, hindi mo pinagpe-pray pero ibibigay sa iyo ng Diyos. Imaginin mo yung matagal mo nang pinapanalangin, instantly ibibigay ng Diyos kasi you stayed. So huwag mo munang isipin, Lord, after 2020, pag nagka-vaccine na, ba't ba ako napupunta dito, Lord? Pag nagka-vaccine na, Lord, ready na ako to fly. Iiwan ko na, Lord God, yung lugar ko kasi ang daming salot, ang daming nangyayaring hindi maganda. But I tell you right now, sometimes or most of the times, ang instruction ng Panginoon ay manatili ka. Dito ka muna. Alam nyo, sobrang happy ako na even at in this pandemic, na tayo as a church, nagkakaroon tayo ng oportunidad na mapakinggan o makapagpuri sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Because our pastors believe na even at in this time, ang kalooban ng Diyos ay patuloy nating makikita. The church is not the building, kapatid. The church is you. Ikaw ang simbahan ng Diyos. So sa oras na to, makinig ka at manatili ka sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ito yung sinasabi ng Diyos kay Isaac. Dito ka lang, huwag kang aalis. Sabi po sa Psalms chapter 27 verse 14, okay lang po ba, babasahin ko sa message. Sabi dito, stay with God. Take heart. Gusto ko yung pinagdugtong niya eh. Manatili ka sa Diyos at lakasan mo ang iyong loob. At don't quit. Kasi at this time, ano yung pinakamadaling gawin? Mag-quit. Yun yung pinakamadaling gawin ngayon. Mag-quit. Umuwi ka lang sa bahay mo, matulog ka. At isipin mo, ang daming nangyayari sa mundo. Simula nung nag-start yung 2020, ang daming mga bagay na nangyari na hindi maganda. So ilalagay mo lahat sa isip mo yon at nakikinig ka pa ng news lagi. So, na-absorb mo lahat ng mga negative things in even in social media. So ang sasabihin sa'yo ng kaaway o ang sasabihin sa'yo ng sarili mo, mag-quit ka na lang. Stop na. Wala nang kwenta yung ginagawa mo. Wala kang pupuntahan. Sino nagsabi sa'yo na gawin mo yan? Sino nagsabi sa'yo na yan ang kalooban sa'yo ng Panginoon? Pero ang sabi dito, stay with God, take heart, don't quit. At sinabi pa uli, I'll say it again, stay with God. Sa Tagalog, manatili. Manatili ka sa Diyos kahit na anong mangyari. Alam niyo po ba, this year, no, we are very thankful to God kasi last year, nung nalaman po namin na buntis si Jean Lee, pastor's conference yun eh, parang kami na lang mag-asawa, inisip namin, parang wrong timing. Kasi parang sabi namin, Lord, ready ba kami? Kasi with Zane, and with the things that we need to do, and our responsibility at mga bagay na dapat namin gawin, parang inisip ko, sobrang laki niya. And the Lord encouraged us. Ang sabi sa amin ng Panginoon, kalooban ko yan. At ngayong pandemic, alam niyo po ba sinilang si Stephen?
Sobrang sabi ko, God, in the middle of the pandemic, yung miracle na naranasan namin is nagkaroon kami ng baby. Alam niyo po ba, yung po ay blessing na sa Panginoon? Isipin niyo po sa oras na to, in the middle of this pandemic, ano yung inad sa iyo ng Panginoon? Ano yung ginawa sa iyo ng Diyos? Because you stay. Nag-stay ka sa Panginoon. Sabi po sa Awit 27 verse 14, kayawe tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawe tayo ay magtiwala. Alam niyo po ba, paano mo nasabing nagtitiwala ka sa Diyos? Nagtitiwala ka sa Kanyang salita at nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi ang Diyos at ang salita niya ay hindi kailanman pwedeng paghiwalayin. So kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos, dapat maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa nag-promise. So ang promise sa iyo ng Diyos sa oras na to ay hindi nagbabago, hindi kailanman magbabago, at never natatapos. So sa oras na to, yun yung isipin mo at ilalagay mo sa puso mo. Sabi po dito sa verse 4, so meron na po tayong 2 points, no? Makita at manatili. Sa verse 4, sabi dito, pararamihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. So, napakasimple. Si Isaac ay pinagpala dahil kay Abraham. Imagine ninyo yun, no? Si Abraham sumunod sa Diyos. Dahil sumunod siya kay Diyos, sa Diyos, si Isaac pinagpala din ng Panginoon. Imagine ninyo yung pagsunod nyo ngayon. Sino yung makikinabang niyan? Yung next na henerasyon po. Alam niyo po ba ako personally, ito yung nagbibigay sa akin ng lakas ngayon, eh. Sabi ko, Lord, kahit na anong mangyari, gusto ko itang sundin. At gusto kong mangyari yung kalooban mo sa akin at sa aking pamilya. Kasi I want this step na gawin ko para sa mga anak ko. Because ayoko dumating yung time na they are confused and hahanapin pa nila yung Diyos. I know now, one day, they need to accept Jesus as their Lord and Savior. Pero iba yung may nasimulan ka na. Iba yung nagbungkal ka na ng lupa para sa kanila. So kung ikaw po ay ama o ina ng iyong tahanan, I tell you, ito yung time na para sumunod ka sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga anak mo, yung mga next na generation mo, yan yung kanilang susundin na yapak. At kung yan yung ating gagawin sa oras na to, I tell you, sobrang sarap mabuhay. Alam niyo po ba, bakit tayo nawawala ng ganang mabuhay? Kasi malayo tayo sa Diyos. Sabi po, yung Diyos po yung author ng ating buhay. Imagine ninyo, kung ang isang bagay, malayo siya dun sa lumikha niya, napakalungkot na buhay niyan. So, I tell you right now, hinahamon kita, ito yung time mo. Hayaan mo na ang Diyos ay manahan sa puso mo. Hayaan mo ang Diyos ay pumasok sa puso mo. So, ano ba po yun? Meron pa yung sikreto. Imagine ninyo, pinagpapala si Isaac dahil kay Abraham. Alam niyo po ba tayo ngayon, sa ating panahon, pinagpapala ka dahil kay Jesus? More than 2,000 years ago, Jesus died on the cross for you and for me. Why? Because Jesus, si Jesus ay namatay para lahat ng bagay ay makamtan mo. Lahat ng magandang bagay. So imagine, this time, hindi na tao yung gumawa, hindi na si Abraham para kay Isaac. Ngayon, si Jesus na. At sinasabi niya sa'yo, ikaw ay pinagpala dahil sa aking ginawa. Gusto ko yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sarap na may noong ka nakikita na tapos ng bagay. Ito, finish work na. Susundin mo na lang. Diba? Hindi mo naisipin na, Lord, paano pa ako magiging karapat-dapat sa'yo? Lord, paano mo ako patatawarin? Lord, paano mo ako pagagalingin sa sakit at karamdaman ko? Ang gagawin mo lang, titingin ka kay Jesus. Ang gagawin mo lang, iisipin mo lang yung ginawa niya. Tapos, ano na? Finish na. Imagine. Imagine that. No, ang sabi po sa Romans chapter, may verse po ako dyan, huwag kayong mag-alala. Romans 8:17, ang sabi po dito, at yamang mga anak, tayo po yon, tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
So sa binabasa po natin verse kanina, si Isaac ay pinagpala sa pamamagitan ni Abraham. Tayo po ay may mana dahil kay Kristo. Alam niyo po ba yung mana na yan? Hindi mo kailangan paghirapan yan. Kasi more than 2,000 years ago, pinaghirapan na yan ni Jesus para sa'yo. Pinaghirapan na yan ni Jesus para sa akin. At araw-araw kang gigising. Ako po, araw-araw akong gumigising. Yan yung iniisip ko. Na kapag ako'y nananalangin, sinasabi ko, Lord, thank you for your finished work. Lord, thank you sa lahat ng ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa ginawa mo, Panginoon, ako ay tagapagmana at mana na gumpay. So kapag humarap ka sa problema, dapat may poise ka. Diba? Alam mo yung poise, parang, taas noo, kapatid! I tell you, ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa buhay mo. Alam niyo my voice? No? Okay. Ito talaga ako eh. Share ko na. No? Alam niyo yon. Kahit na alam mong na-injury si Klay Thompson, Golden State Warriors ka, hindi ka mani-discourage. Laban! Ganun yun. Diba? Kasi my voice. Alam mo eh, tatlong beses kayo nag-champion. Nasa DNA yan, kapatid. Diba? Nasa DNA mo yan, tagapagmana ka at mana na gumpay. Praise God. Amen. Sabi po dito, verse 4, pararamihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila. At hilingin sa akin na lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking utos. Verse 6, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. So after niya marinig ang lahat ng iyon, sabi niya, okay Lord, dito lang ako. Kasi naniniwala ako na ang pagpapala ay hindi nasa lugar, ang pagpapala ay hindi sa kung nasaan ako, ang pagpapala ay kung nasaan mo ako pinapupunta. Verse 7, kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niya, ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. In verse 8, hindi pa sila nagtatagal sa lugar na yon. Nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Pinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tsak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Sabi naman ni Isaac, natakot po kasi ako eh. Minsan, di ba, nasa will na tayo ni God. Alam na nating will ni Lord yun. Pero inisip natin minsan, Lord, natakot ako eh. Lord, hindi ko kayang gawin eh. Lord, hindi ko kayang magsalita sa harapan ng maraming tao. Lord, nararamdaman ko kahit na diyan mo ako pinapupunta, Lord, sa trabaho na yan, parang hindi ako qualified, Lord eh. Parang hindi ako karapat dapat, Lord eh. Lord, alam ko tinatawag mo ako mag-volunteer sa church sa oras na to, pero Lord, tinan mo na may buhay ko, Lord. Ang dami kong nagawang mali sa buhay ko eh. Ano yung nangyari dito? Kapatid, kahit si Isaac ay nagkamali, yung pagkakamali niya ay tinama ng Diyos. Sabi dito sa verse 12, ng tao na verse 11, at sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sino mang umapis sa mag-asawang ito. Kapatid, ano pa yung nagiging dahilan para hindi mo gawin yung kalooban ng Diyos? Lahat ng yan, lahat ng tingin mo nagdi-disqualify sa'yo, sa oras na to, Jesus qualified you. Sa lahat, sa pagpapala, sa lahat ng bagay, sa lahat-lahat sa buhay mo. At even sa mga dreams mo, sa pamilya mo, hindi ikaw ang nagqualify sa sarili mo. Jesus qualified you. Si Jesus ang nag-qualified sa'yo. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay naka-angkla sa kanyang ginawa, sa kanyang finished work. Imagine that, finished work. Wala ka nang kailangang idagdag. Hindi mo na kailangang pagandahin. Hindi mo na kailangang pintahan. Hindi mo na kailangang lagyan ng design. Tapos na! Huh. Gusto ko yun. Gusto ko yung amen na yun. Amen. And then, eto na. So ngayon, dahil alam ni Gerard, alam na ni Isaac na pinagpala siya, may ginawa siya.
So may gagawin ka rin. Ito na yon. In verse 12, ano yung ginawa ni Isaac? Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka at sa lupain ng Gerar at makaisandaang ibayo ang kanyang inani sa kanyang itinanim. Nung alam ni Isaac na siya ay blessed na, ang ginawa niya, nagtanim siya. Why? Yung identity niya, alam niya, he's blessed. I tell you right now, you are blessed. At ano yung dapat mong gawin? Magtanim ka lang, kapatid. Kasi, blessed ka na sa pamamagitan ni Kristo. So, ang ginawa niya, nagtanim siya. May iba ba siyang ginawa? Wala. Nagtanim lang siya. Basahin niyo, ulit-ulitin niyo. Nagtanim lang siya. At nung tanim, nagtanim siya, anong nangyari? Na-excite ako. Sabi dito, nung nagtanim siya, makaisandaang ibayo ang kanyang inani kaysa sa kanyang itinanim. Kapatid, ibig sabihin, yung tinanim niya, limitado lang. Pero yung binigay sa kanya ng Diyos, todo-todo. Di ba kanina sa preaching ni Pastor Ed, sabi niya, siksik, liglig, at umaapaw. Nagtanim lang siya. So sa oras na to, china-challenge ka na, kita, magtanim ka sa Panginoon. Magtanim ka lang. Sabi dito sa Corinto verse 9:6-8, 2 Corinto verse 9:6-8. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Take note nung unang-una. Kung ikaw ay magtatanim ng kakaunti, kakaunti ang aanihin mo. Kung ikaw ay magtatanim ng marami, marami kang aanihin. At this pandemic, magtanim ka, kapatid. Ano yung nakikita mo na mga pangangailangan, hindi lang sa loob ng iglesia, even sa labas? Ano yung matutulong mo, maibibigay mo sa mga nasalanta ng bagyo? I tell you, walang maliit sa Panginoon. Kapag sinabi sa iyo ni Lord na ibigay mo yan, ibigay mo, kapatid. Kasi naniniwala ako na kapag yan ay binigay mo sa Panginoon, yan ay tutubo. At hindi lamang po tayo through financial pwede magtanim sa Panginoon. Yung buhay po natin, pwede nating itanim yan sa Diyos. Sa oras na to, china-challenge kita, itanim mo yung buhay mo sa Panginoon. Itanim mo yung buhay mo sa kanyang simbahan, sa kanyang kalooban sa buhay mo. At makikita mo na ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. Hindi ka iiwanan ng Diyos. At patuloy mong mararanasan yung kanyang pagpapala. So sabi sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10, kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi dito, huwag kang magsawa na gumawa ng mabuti. Huwag kang magsawang magtanim. Bakit? In verse 13 ng Genesis, ang sabi po dito, dahil si Isaac ay patuloy na nagtatanim, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. So meaning ang key para tayo po ay pagyamanin ng Diyos ay tayo ay magbigay. Sa oras na to, no? For ilang linggo na po tayong china-challenge ng salita ng Diyos na ihanda po natin yung ating yes, yung ating year-end seed. Alam niyo po, hindi po ito programa sa church. Hindi po ito programa lang ni Pastor Etz. Hindi po ito programa lang ng church para po kumuha po sa atin. I tell you, kapag tayo po ay nagtanim sa Panginoon, yan po ay para sa atin. Yan po ay para sa inyo. Yan po ay para sa pamilya natin. At habang tayo po ay nagtatanim, isipin nyo lang po yung maaari nating anihin sa ating mga tinatanim. So, china-challenge ko kayo, itanim nyo na yung pinaka-the best. Bakit po? Kasi pinaka-the best na yung binigay ng Panginoon sa iyo, si Jesus. Si Jesus. And because
we have Jesus, the best din po yung ginawa sa atin ng Panginoon. For me, enough na yun eh. Na malaman ko lang na, Lord, binigay mo na sa akin yung the best mo si Jesus. At dahil doon, mabibigay ko rin yung the best ko. Sa oras na to, sa gitna ng pandemic na to, isipin mo, Lord, ano yung itatanim ko sa'yo? Una, Lord, paano ko itatanim yung buhay ko sa'yo? Lord, paano ako, Panginoon, makakatulong sa ginagawa mo ngayon sa kalooban mo, Panginoon? Paano ako, Panginoon, makakatulong sa church? Nilalagay mo sa puso ko, Panginoon, yung pagtulong. Paano ako makakatulong? Paano ko itatanim yung buhay ko? Kapatid, hayaan mong matanim ka sa simbahan ng Diyos. Ang simbahan po ng Panginoon ay hindi organisasyon. Ang simbahan po ng Panginoon ay isang tahanan na kung saan ikaw ay lalago at patuloy na mag-grow. Ano yung pangalawa pa? Ano yung inilalagay ni Lord na amount sa puso mo para itanim sa year-end seed? For sure, may inilalagay na sa iyo ng Lord. At minsan, sinasabi sa iyo ng sarili mo, sinasabi sa iyo ng wallet mo, sinasabi sa iyo ng Diablo, hindi mo kaya yan. Masyadong malaki yan. Alam nyo, pag malaki yan, ibig sabihin, kay Lord yun. Kapag maliit yun, ikaw lang yun. Kasi kapag maliit lang, kaya mo. Pero pag sinasabi sa'yo ni Lord na itanim mo to, at iniisip mo, paano na Lord? Si Lord ang magbibigay sa'yo ng way para yung itatanim mo sa Kanya ay matanim mo sa Panginoon. Amen ba, church? So sabi po dito, ikaw ay makakita. Makita mo yung kalooban ng Panginoon sa oras na to. Makita mo ng iyong mga mata. Ikaw ay manatili. Manatili ka sa kalooban ng Diyos, knowing na yung tapos na ginawa ni Jesus sa buhay mo ay napakaganda. At higit sa lahat, ikaw ay magtanim. Alam niyo po, yung tanim po natin, hindi po yan nalilimitahan ng laki. Kung ano yung nilalagay ng Panginoon. Sa Tagalog, kung ano yung sinisiksik ng Diyos sa puso mo. Ano yung nilalagay ng Diyos sa puso mo, itanim mo yan sa Panginoon. Amen po ba? So, alam niyo, meron akong story. Dito na po ako mag-end kasi mahaba-haba na po ang ating pag-uusap. Ito lang pong linggo na to. Abang inaalagaan ko po yung aking bunsong anak na si Stephen. Ano kasi siya eh, 5 months na siya, so medyo malikot na siya. And I realize kung ano pala yung pagkakaiba ng babae tsaka lalaki. Kasi si Zane, sobrang tahimik, sobrang bait eh. Hi Zane. Napakatahimik. Si Stephen, medyo ligalig, magalaw. Laging tumatumbling, gumagapang na siya. So, I think nung Tuesday, nahirapan akong patulugin siya. Sabi ko, Lord, alam mo yung parang naubos na yung pasensya ko. Parang, ano yung gagawin ko? Wala akong maiisip. Kahit na ano, ginawa ko na lahat. Pinainom ko ng milk. Wala, hindi effective. Muntik ko nang i-message yung asawa ko. At tanungin sa kanya, ano ba yung dapat kong gawin? Alam mo yung ginawa ko? Hinawakan ko siya. Hinawakan ko siya ng ganyan. Tapos habang kinahawakan ko siya, kumanta ako. Tapos nung habang kumakanta ako, nagulat ako. Kasi habang kinakanta ko tong kanta na to, pagtingin ko kay Steph, tulog na siya. So sabi ko, wow! Alam niyo po ba minsan, ang buhay ay nakakapagod. Ang buhay ay nagbibigay sa atin minsan ng mga komplikasyon. Minsan di natin alam yung gagawin natin. Minsan, hindi na natin alam kung kanino tayo tatakbo o kung ano yung mga bagay natin gawin. Alam niyo yung dapat mo nang gawin? Na I realize nung time na yon, hayaan mong kargahin ka ng Diyos at ipaghele ka niya. Alam niyo yun, yung ipaghele ka ng Panginoon, tapos habang pinaghele ka niya, unti-unti mong mararamdaman
na binabalot ka na ng kapayapaan ng Diyos. At sinasabi niya sa iyo, magpahinga ka lang. Manatili ka sa akin. Dahil kapag ikaw ay nanatili sa akin at nakikita mo ang kalooban ko sa buhay mo at nagsimula kang itanim ang buhay mo at lahat ng sinasabi kong itanim mo, pagpapalain kita. Alam mo yung kanta na yun? Pwede bang kantahin natin yun? Kasi talagang medyo tinamaan ako sa song na yun. Sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim nang masubungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ito ang amin namin, Panginoon, ang aming awitin sa oras na to, Lord, na kami, Panginoon, ay makita ka namin, Panginoon, at manatili kami sa iyong salita, sa iyong kalooban, at sa iyong presensya. At habang kami ay nananatili, Panginoon, sa iyo bilang iyong simbahan, bilang iyong tinawag na iyong anak, bilang iyong tinawag, Panginoon, na simbahan, ikaw ay tapat sa aming buhay at kami ay unti-unting magtatanim. Itatanim namin ang aming buhay. Itatanim namin, Panginoon, ang aming sarili. Itatanim namin, Panginoon, ang aming kakayanan. Itatanim namin, Panginoon, ang aming kayamanan. Itatanim namin, Panginoon, ang aming oras. Sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay nasa sa aming puso. Ito ang aking panalangin sa oras na to, Lord, na sa lahat ng naghahanap, lahat ng umaasa, lahat ng nananalangin na ikaw ay maranasan, ikaw ay masumpungan at makilala sa oras na to, Panginoon, mangusap ka, pumasok ka sa kanilang puso. Hayaan mo, Panginoon, na i-comfort mo sila. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay mangusap sa kanilang mga puso. At aming dalangin na bilang isang simbahan ay patuloy ka naming maranasan hanggang sa kami ay lumago, 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 lumago at pagpalain. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Amen! And amen! So, amen! So,
Church, see you next week sa ating pumuling Tagalog service. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you for being a part of our service today. We pray that the Word blesses you and prepares you for another great week ahead. We'll see you again on Wednesday for our midweek devotion and on Sunday at 10:30 a.m. for our Sunday service broadcast. Thank you, Church. We love you and we are praying for you. Stay safe and healthy and have a blessed week.